Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, especially sa Cagayan de Oro City. I'm your host again, Efos, and welcome sa ating programa, Good Morning, CDO! Maraming salamat sa mga subscribers natin and fans, and also sa followers natin sa Facebook. Thank you so much guys for walang sawang suporta natin sa pag-share sa video and even sa pag-finish ng mga advertisements natin dito sa YouTube channel. So makakatulong talaga yan sa future movement ng Pinoy Rob YouTube channel. And if kung bago ka lang dito sa channel natin, please don't forget to subscribe. Hit the bell button para ma-notify ka sa bagong video na i-upload natin dito sa Pinoy Rob YouTube channel. And today, sa paglaag-laag naman natin, quote-unquote, laag-laag kung saan-saan tayo pumupunta na dito sa Cagayan de Oro City. And we just discovered a unique and kaka-open lang na isang cafe dito sa Cagayan de Oro City, specifically Veles del Pilar Street, Cagayan de Oro City, dito sa Amber Cafe. So please help me welcome, ladies and gentlemen, the owner of Amber Cafe. Sir, what is your name, sir? So, mayong adlaw sa tanan. Ako dahil si J.V. Suintado, one of the owner here in Amber Cafe, sir. So, dili lang ikaw? Yes, sir. Purple po siya, sir. Tatlo kaming owner po dito, sir. Ayan, so pa-shoutout naman natin sa dalawang, the rest of the owners, sino ba sila, sir? Si Sir Clark and Sir Khalil po. So, kaano-ano mo sila, sir? Silang dalawa, sir, is same school kami na graduate, pero ahead po sila sa akin, sir. Before, sir, isa sa mga plan nga magtukod o coffee shop. So, like, somewhat barkada lang ang discussion, sir. So, then after, nagka-business na sila, then after 5 years, then may come up siya again nga idea. So mo tong after ko mag-experience ng different coffee shops here in CDO, sir, then after ato din somewhat ni reach out si Sir Clark, Jay, what if magtopo na dito coffee shop, which is atong pan before din. Mo tong ang idea din, like, you know, what if kaya ipadayo na to? So mo tong naghimo mi og business plan, then mitan yung location, then mo to, hantod nga mura, dali adit kayo ang concern nga pag ato ang idea pag create din. Muna, nagkwana din tanan, location, venue, asa ang may equipment, and then, muna din siya sa yung atong discussion nga. So, what was your struggle, sir, before kwanza ng pag-create aning business? First is ang location, sir. So, nag-struggle may asa yung mag-find location since medyo full pack na dyan o coffee shops ang CDO, sir. Yes, but we all know nga ang coffee shop, good, no, grabe, tsada gig kayo nga tambayan, di ba? So, but ang location gid ang kuan. Oh, so, mo to, nangita mi somewhere busy ang foot traffic, then at the same time po, kanang medyo, kuan na po, ang accessible lang sa tanan. So, timingan lang po, sir, na may nakita nga post nga kani, sir, sa Facebook, then mo tamang gibisitor, somewhat ganahan ko din sila, sir, dili pa sila 50-50 pa din. Somewhat nag-propose ko sa ilang idea, sir, what if ingani na to, ingani na to din. Antod niya lang, agree din, sir, din. Na, nag-start na din yung renovation din, sir, din. Ano siya ang team sa cafe. Yeah, I think perfect is yung location kay sa schools, no? Sa dagang kay school, nakapalibot din yan. Even ang hospital po diya, no, ng mga divisions nga, mga staff, no, mga officials diya. So, perfect kayong kanang place. And unsay kanang nag-come up sa inyong idea, sir, nga nung gusto maging business, sir? Kuan, sir, previously sila Sir Clark and Sir Khalil is na sila other business, sir, which is sa IT department, IT company. IT company. Yes po. So mo tong somewhat na sulod lang siyang idea nga mangitag coffee shop, which is kanang para lang matambayan nila daw if in case na yung mga meetings. Then mo to, sir, then nahatod niya, na-build niya siyang place lang. But nakay background sa business? Wala, sir. Wala. Pero I have, sir, mga previous work lang na po as a barista po, sir. Barista I see. So, experience naman dahil si sir. Sakto so, lang, sir. Yeah, so pila na ka, ano, pila na ka? 4 years po akong naging barista po here, some of the coffee shops in here sa Leo po, sir.
Ayan, so nagka-passion ka, and then nag-creative passion sa himself ng yes sir, since maybe some one of these days maka-create ka own yung mga business. Yes sir. Actually sir, dili jud yun nako kasi ang kuan magtukod og business. Ang nag-push lang jud nako sa ako, sir, is si Sir Clark, which is siya as a kuan ako training ground at the same time pod ipon-pohon magtukod ko my own lang pod somewhere in my hometown. Teka, kamigin mo ko, sir. So, matong ipuhon dito, then, muto, silbi, marara po siya, training ground na ko. Okay, kuhan. Mupo niya ang first dyan ako, sir, nag-handle po business. Dyan nga nang, kuhan, sir, part ko, sir. But you were, unsa profession mo before ka nag-business? Kuhan, sir, graduate pa ko ng HRM po. Ah, HRM. Yes. Ah, connected naman pala no, sa pagluluto at saka pagbarista. Ayan, so so since nahimo kag kana anong HRM sir na graduate, and since nakita mo na sa pagluluto, sa pagbabarista, dumating ba sa isip mo sir na maging owner ng isang company bigger than a cafe? Siguro sir. Well, yes po. Somewhere in the future, why not, di ba sir? Sino mo hindi magkagusto na may sariling business po in the future? But if God have a plan for me, then why not, sir? So, meaning sir, you're looking forward na hindi lang talaga cafe yung i-handle mo. Yes. Sa iyo sir, sa iyong opinion, kahit hindi connected yung course mo, or syempre, pagluluto, HRM, then pag-o-own ng business is far from HRM and being a businessman. So, para sa iyo, suggested ba or advised ba na dapat may background ka sa business para maging business owner? Actually, sir, for me, it's a credential po, sir, if you have a background in business, because mas kabisado mo po yung mga process po, for example, paperwork, mga technicalities in starting up business, pag-re-register, ganyan sir. At least malaman mo yung mga basics or how to put a business. Well, for me sir, siguro either way sir will work, because lahat naman po is na-learn naman po sir. So lahat na-learn. So it's either way, even if you're IT graduate or a nurse graduate, then if you have a passion to have a business, like example for coffee shop, then everything can be learned naman sir. Maraming resources po para lang malaman mo yung mga bagay-bagay na gusto mo. Ayan. So sabi nila sir, if dyan ka nang galing sa business na yan, for example pagluluto, no, pagiging barista sa isang coffee shop o sa multiple coffee shops here sa Cagayan de Oro, so was it good na maging manager ang isang experience na barista or a cook sa isang business? Siguro sir, for me yes. Kasi doon mo kasi yung malalaman to how to handle different persons. For example, handling barista, handling cook, at least po matitrain mo yung sarili mo kung paano sila i-assign or paano sila mag-handle ng mga, for example, creating a drinks, making dishes in the kitchen, then yes po. For me sir, isa siya na aspect na i-consider mo once you put up a business po sir. Sige, kanina na-notice namin sir, no, talagang hands-on ka talaga, na hindi ka parang boss na nandyan sa tabi na, oh, ganyan, ganito, ganyan. Hindi ka ganyan, nakita namin sir, nag-assist sa mga barista mo, nag-instruct sa kanila. So, isa yan sa nakaka-amaze sa isang manager and owner sa business. What inspires you to pursue business and cafe? For now sir, what motivates me to put
this cafe series. I just want to experience, I just want my customers or my future customers to experience like to be relaxed, to have a place where they can dine and you know, find a place where they can have peace of mind, enjoy a cup of coffee, then from this busy and hot. Yes, super hot. Super hot season. Season. So that's why, Father, yan po yung na isa na ma, isa na nagpapamotivate sa akin na to provide good service where people can enjoy, relax, and have fun or to satisfy their cravings po, especially in coffee and food, sir. Yes. Ayun. So, sir, for our future customers and nanonood sa atin and subscribers and followers sa Facebook, pwede ba natin silang ma-invite? Yes, sir. Yes po. So, hello po sa lahat ng nanonood sa Inangirag, sir. Please like their like and follow their page po. And also, if you're from CDO, you can visit our cafe here in Veles, Emilio Pilar Street. Just check our Facebook page for more details po. Then, thank you. Ayan, last sir. Yes, sir. Tagline ng Amber Cafe. Yung tagline namin, sir, is nasa cup po siya, sir. Nakalagay po doon is, life begins after coffee po. Ayan! Life begins after coffee. Yes, sir. Ayan, so thank you so much. Sir, thank you so much, sir, sa time, sir. Thank you. Ayan, so there you have it, no, the owner of Amber Cafe. Ayan. And if bago ka lang dito sa Pinoyrog YouTube channel, please don't forget to subscribe, hit the bell button para ma-notify ka sa bagong video na i-upload natin dito sa YouTube channel. And also sa Facebook page, don't forget to follow, like, and share. And sa susunod natin pagkikita-kita, guys, sa next na i-feature natin dito sa Pinoyrog YouTube channel. And please, watch din kayo sa news natin, sa mga tours, sa mga businesses, and to any other location sa Philippines na tini-feature natin dito sa Pinoyrog YouTube channel. So that's all for today, and I'm your host, Epos, once again. Good morning, CDO!